Hi! Hello everyone! If you love plants, don't forget to like and subscribe to my channel, Ana Duran. And for today's video, maraming nag-message sa FB page ko kung ano po daw yung magandang alagaan or bilhin na succulent for the beginners. Narito yung 10 succulent ko, recommended ko for the beginners. Ito yung mga succulent ko na madali silang alagaan para sa akin kasi hindi nila ako pinahirapan. And then, friendly fry sila. Nung binili ko sila sa garden shop, sabi ko sa kanila, sana mabuhay kayo. Pero kung ayaw nyo naman mabuhay sa akin, okay lang. Bibili na lang uli ako kasi mura naman kayo. Pero dahil nga mababait sila sa akin, nagtagal na sila sa akin, ditong side or iilan dito, a year na, and then meron ding half a year na sa akin. Nag-prepare ako ng 7 varieties ng succulent. So, unahin ko yung super favorite ko na talagang ang bait-bait nila sa akin, ang tagal-tagal na nila sa akin. Ito yung varieties ng Kalanchoe. So, ito yung una ko, si Chicken Feet Variegated. So, ayan, magsi 6 months na to sa akin. Ang ganda ng color niya, color yellow and then light green. At saka yung leaves niya, parang ano siya, yung aging niya parang mga crab mayana. Ang ganda. And then mahaba yung leaves niya at malalapad. Kasi meron ako nitong hindi variegated. Ito ay matagal na sa akin, si Chicken Feet. Ayan, plain lang siya. Ang kanyang leaves mas payat, ayan o, mas payat at mas mahaba compare dito kay variegated. So ito, matagal na to sa akin, 1 year na ito, hindi niya rin ako pinahirapan. Hindi ko pa siya nalipat sa ibang pot, ito pa rin yung original pot niya. Before, nabili ko siya ng hanggang dito pa lang, ayan. So ito na yung tinaas niya, halos isang dangkal na yung tinaas nito. Kasi magsi 6 months na to sa akin. So, ang next ko naman ay ang Kalanchoe Leopard. So, ito si Leopard na ang saya-saya ko pag tinitingnan ko siya. Kasi yung leaves niya, ayan o, parang tiger yung leaves niya. And then, ito yung mother niya. Ayan, ito. At meron na siya na namang dalawang suloy, yung pups niya. Nagpropa na rin ako sa kanya, ito via offset, yan. Kasi, ito nahuhulog na, o baga, nagbabay na siya, kaya tinanggal ko siya. Pero mas malaki pa yung, yung bago na namang offset. Before, maliit lang siya, ngayon, ayan. Sobra siyang lumaki kasi galing siya sa maliit na pot. Ngayon, ilagay ko siya sa mas malaki. So, the more kasi na malaki yung pot, mas lalaki. So, mag-i-spread yung mga roots nila kapag malaki yung pots nila. So, ito yung pangalawa kong Kalanchoe, si Leopard. And then next, yung pangatlo ko ay si Kalanchoe Flapjack. Ito siya. Na ayaw niya mag-stress sa akin, pero okay na ako doon, masaya na ako kahit hindi siya nag-i-stress. Kasi nung nabili ko siya, marami siya ditong color pink or parang reddish. Dito, kahit saan ko siya inilagay, doon sa vertical, sa filtered, ayaw niya talaga mag-pink or mag-red. So okay na ako, basta healthy lang siya at hindi siya namamatay sa akin. Ayan, so 1 year na to sa akin. Next naman ay ang varieties ng Fachiphytum. So ang Fachiphytum ko ay si Moonstone. Ayan. So si Moonstone, nag 1 year na to sa akin. Pero nung una, ang Moonstone ay maarte yan. So may paglagas yan. Naglalagas yung leaves niya pag bagong ripat. And then nagpupunggus din yan dito sa stem at saka sa leaves. Pero kapag bagong ripat, okay lang yon, paarawan nyo lang siya. Magkakasundo na kayo kapag binigyan nyo agad siya ng morning sun. Before, ito lang din ang meron silang dalawang malaki
sa likod, marami ng pups. Ayan, o. Oh. So, may kinat na rin ako dito. Nag-cuttings na ako. Nag-propa na ako dito. So, next naman, Fachifylum. Banana. So, ito si banana ko. Maraming nagsasabi na mahirap siya alagaan. Pero, sa experience ko, hindi naman. Basta, nahuhuli mo lang yung kiliti niya. Ang gusto niya, nasa pulsan. Kung pauulanan niyo siya, matagal na yung 1 week. Kapag 1 week na siya, araw-araw na sunod, isilong mo na siya kasi may stem rot na siya. Marami na rin paso ang naranasan nito before nasa ano to, nandito. Kasi nga wala pa akong vertical, hindi ko pa sila nailagay dito. Pero mas nag-thrive siya, ayan o, mas maganda siya kapag sa rain or shine. Marami nga to before eh, ngayon kumunti na lang. Pero okay na, medyo madami-dami pa naman, at least may natira pa. So ayan ang aking Fachifylum banana. So next naman ay si Raptosedum Darly Sunshine. Before, ang Darly Sunshine ko ay yung nasa gitna lang. Last week, bumili ako ng iilan. So, dinagdag ko lang sa kanya kasi gusto kong maging lash look siya. Pinagsama ko yung binili ko last week. So, ganito siya dumami. Ang Darly Sunshine ko ay 5 months pa lang sa akin. At yung iba, weeks pa lang. Gaya rin siya ng mga Kalan Kowi. Hindi siya mahirap alagaan. Pinauulanan ko siya, rain or shine siya. Gusto nila yon. Pag mga ganyan yung form ng leaves, ng mga succulent, gustong-gustin nila ng rain or shine. Ang iba ay stress at yung iba naman ay hindi. So next naman ay Graptoberia. Ito ay si Fred Ives. Nagkaroon na ako ng care tips dito. And then sa banana, may care tips na rin ako. The rest ng mga Kalan Kowi, hindi pa rin ako nag care tips. Padali lang siyang buhayin para sa akin. Pero prone ito sa pungus and then paglagas, bagbagong ripat. Pero masisiyahan ka kapag ito ay nagtagal na sa'yo. Kasi yan o, oh, matutuwa ka sa color niya. Yan o, oh, color pink siya ngayon. Stress siya kasi ulan araw ngayon sa amin. Gustong gusto ng mga Fred Ives yun at saka mga succulent. So next naman, ito yung Neon Breaker. Yan siya o, oh. May pops na siya, maliit, ayun o. Oh. Pwede na nga siyang ihiwalay, ipropagate ko. Kasi medyo malaki na siya, parang 2 inches na siya. Pero parang gustong-gusto niya pa rito sa mother niya, so hindi ko muna siya tatanggalin. Ngayon, stress siya. Color pink yung kanyang mga teeth. So, next naman, sa Ichiberia ko ay si Topsy Turvy. Wala nang kagulat-gulat kay Topsy Turvy. Galing ito sa filtered sun. Dalawa yung Topsy Turvy ko. Ito yung pang-filtered ko ngayon. And then, ito yung rain or shine ko. Mas gusto niya, ayan o, mas gusto niya na nauulanan. Ang tataba, ang lalaki ng mga leaves niya. So, ito ang aking Ichiberia Topsy Turvy. Meron na rin akong care tips nito. Kung meron na kayong alagang Topsy Turvy, watch ninyo yung care tips ko nito. And then, yung last ko ay ang Crassula Campfire. So, ito yung campfire ko. Ang dami niya na uling pups. Meron ako nitong video or nakasama ko siya sa video ng fungus. Prone din ito sa fungus. Basta kapag may fungus ang mga campfire, ikat nyo lang. Kapag yung hindi pa naman buo yung fungus niya, ikat nyo lang. And then pag buo na yung leaves niya ng fungus, tanggalin nyo na lang yung buong leaves. Ayan no. So marami na naman sa gilid niya na maliliit na pups. Ayan, na mga baby. Ang mga campfire ay nai-stress. Konti lang yung stressing niya ngayon. Kasi nga, ulan araw. So, hindi sunod-sunod yung araw. And then yung humidity nila, mainit. Minsan malamig. So, hindi siya nag-i-stress. Pero okay na ako. Minsan hindi ko na
hinahangad na super stress sila, yung makita ko lang na healthy sila, kahit anong color nila, okay na ako doon. Ito yung 10 succulent ko na best recommended for the beginners. Paano ko ba inaalagaan ang mga succulent na ito dito sa aking garden? Una, pagdating sa soil, ang soil nila ay gritty, yung fast drainage. Pero kung meron kayong soil mix or sarili nyong potting mix, okay lang yon. Pero ako, yung potting mix ko dito, ilalagay ko na lang dito sa screen, meron akong video nun. Pagdating naman sa sunlight, ang mga succulent talaga and plants ay nangangailangan ng proper sunlight. Kasi hindi sila nagiging healthy, mabagal yung paglaki nila, and then matagal din sila mag-produce ng mga panibagong pups. Prone din sila sa fungus kapag hindi sila nakaka-receive ng tamang sunlight. Dito sa area ko, itong 10 na ito, nakapulsan sila. Ang sunlight nila ay mag-start ng 9 a.m. hanggang 4 p.m. Pero kung ang area mo or yung place mo ay mayroon lang sunlight na 7 to 11, okay naman yon, mabubuhay naman sila itong mga nabanggit ko dito. And then, kung ang area mo naman or yung place mo na wala kang morning sun, afternoon naman na mag-uumpisa sa 1 o'clock until 5, pwede rin yon. Ito sa mga ganitong klase ng succulent, okay sila doon kahit wala silang morning and then afternoon lang sila magkakaroon ng sunlight. Mabubuhay din sila noon. Pwede rin sila sa filtered sun. Ayan, yung filtered sun, meron kasi akong yero na bubong, pero ano siya, transparent na plastic. Pag tinanggal ko siya, pulsan talaga siya. Pero dahil nga meron akong bubong na plastic, so nasasala siya, na-filtered siya. So meron akong mga succulent na naka-filtered sun. So buhay naman sila at healthy naman sila. At last, kung ang area mo ay wala talagang sunlight, walang morning, walang afternoon, pwede ka sa grow light plants. Plants yun ay nabibili sa Shopee or sa Lazada. Pag gustong-gusto mo talagang magka-succulent na wala kang sunlight. At ang watering schedule nila ngayon, sa sitwasyon nila, dahil naka-rain or shine sila, so umaasa ako sa ulan. Kapag umulan, ayan, nadidiligan sila. And then, araw kinabukasan, uulan na araw. So yun yung pinakadilig ko sa kanila. Pag summer naman, once a week ko lang sila dinidiligan, at yung pandilig ko ay galing sa gripo, sa running water, nakababad ng 1 to 7 days kasi matagal naman sila diligan eh, once a week lang naman, kaya nabababad ko yung water ng medyo matagal at nagdidilig ako ng 7 to 8 ng gabi. Ang mga succulent, kagaya ng mga plants ko, need din nila na lagyan ng fertilizer kasi mas magiging mabilis yung paglabas ng mga pups nila and then yung mga new leaves nila. So sa akin, ang fertilizer ko sa succulent ko, maliban sa Vermicast, Osmocote, nilalagyan ko sila every 4 months or 3 months. And then yung isa is yung fermented fruit juice ko na matagal ko nang ginagamit sa kanila. Yun ay gawa ko lang, Froiler fertilizer yon, ini-spray ko lang. Yung fertilizer ko na iyon, support ko lang yon sa Osmocote. Kasi yung Osmocote, slow release siya. Yung fermented fruit juice na ginagamit ko, ini-spray ko yon. So 2 weeks or 3 weeks, magwa 1 month, nakikita ko na yung mga improvement nila. Nagpa-pops at saka nag-new leaves na sila. At ang propagation naman ng mga succulent na ito, itong mga Kalankowi, true offset, yung babies niya ihiwalay. Hindi ko pa na-try ang mga leaves niya, ang lalaki kasi. At pwede rin siya sa behead or cuttings, ika-cut and then lalagyan ng rooting hormone yung pinagkatan and then itutusok. At itong chicken feet variegated, cuttings din and then tusok. Sa leaf, hindi ko pa na-try. Pwede din siya sa offset. Ito namang plaquejack, hindi pa ako nakapag-propagate. At itong crassula, nakapag-propagate na ako through cuttings. And then tinusok ko. At itong topsy-turvy, nag-offset propagation na ako.
Ito si Neon Breaker, hindi pa. Ito, nag-leaf propagate na ako. And then, cuttings. At ito naman, si Moonstone, leaf propagation and then cuttings. Ito si Darly Sunshine, leaf propagation and then cuttings. At ito, behead si Fred Ives and then leaf propagation din. At ang last, yung problem encounter ko naman sa kanila, ang mga succulent na ito, pagbagong ripat, prone sila sa paglagas, fungus, and then insect. So, naglalagas si banana kapag bagong ripat. Si Moonstone, naglalagas din. Si Darly Sunshine, may iilan din na naglalagas. Pero ito, wala. Sa fungus naman, prone si Fred Ives. So, yung fungus, minsan may mga powdery mildew. Yun yung mga dot-dot na kulay yellow. And then, yung isang bilog na kulay itim. Ang gagawin, yung ginawa ko noon, tinanggal ko lang si leaves. Pag maliit lang, yung parang sa dulo lang, yung itim na yon ikat lang. Si Musto naman, ang fungus niya ay dun sa stem. Hindi siya nagkakapungus dito sa ano, sa leaves niya. Dun siya sa stem. So, kapag may fungus, ang pwedeng gawin, esprehan nyo ng fungicide. Ako yung gamit ko, Dietane. So, pag nag-spray ka ngayon or 10 days uli, i-follow up mo siya ng spray hanggang sa di siya nawawala, mag-spray ka ng mag-spray ng Dietane. Dating naman sa insect, si Millibugs ay paborito, si Neon Breaker. Basta mga Echeveria, lapitin sila sa Millibugs. Partner niya yung langgam. Kapag may Millibugs at saka langgam, ang ginagawa ko, alcohol lang, saka yung isa kong insecticide na gawa ko lang, yung liquid soap and then vinegar. Paghahaluin mo lang yon and then inimix mo. Second alternative ko yon doon sa alcohol. So narito lahat ang aking 10 succulent na best for beginners na gustong mag-alaga ng succulent. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel and hit the bell notification para updated kayo sa mga susunod ko pang i-upload na video. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Thank you. Bye-bye.